What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi. Tsang sulok ka man na ron sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction lang tayo dito sa live ni Copper D. Baarde. At syempre, ang pinag-uusapan dito ay patungkol syempre sa ating pandemic hero. Dahil yung mga baser na nagpipilit na peke daw si Idol FM. Ayun naman. Ito lang ang masasabi ko dyan. Kung peke yan, kung ikaw ba ang laki mong tao, kapatid ka ng isang presidente, isang naging presidente ng Pilipinas, papayag ka na gamitin ang pangalan mo para pumirma at sabihin ikaw ang kanyang ama? O, di ba? Dapat sila, si Pacifico Edralin Marcos, ang dapat magreklamo. Ganon. Yun po dapat ang magreklamo, si Pacifico. Bakit niya gagamitin ang aking apelyido kung hindi ko kilala yan, kung wala akong consent? Di ba? Ayan, pakinggan natin yung mainit na pinag-uusapan dito. You know. Hello, Sir Spencer. Hello. Hi. Bakit na ako na? Naiinip ako kayo na soccer eh. Ay, ang gusto niya, doon maglaban sa kanila. Na naka-block lahat ng ano. Nag-comment ako doon. Ako pinaaati-ati. Sabi ko eh, bakit ako papakyatin mo eh? Subuko ang... Tapos binlock na ako, nando pa sila yun. Si Baarde, attorney daw yan, sabi niya. Tsaka nung mga supporters niya. Isa pang bugo ko yung Baarde niya, pinipilit yung birth certificate. Kasi alam mo, ang birth certificate ng mga panahon ng mga kulaong, no? Pwede ka lamang magpalit ng pangalan eh. I-admit naman ng gobyerno yan, ng COMELEC. Kasi legal nga, kasi dumaas ang proseso na may corruption. Ang pinag-uusapan pero, kasi dito, biologically, Marcos ba siya o hindi? Ako nga, pwede nga ako magpalit ng pangalan eh. Gago. Ang gago pala ito. Nandito si Nanang Remy. Oh. Nangyaka lang hayo eh. Ganon-ganon na lang kadaling magpalit ng pangalan? Ibawal yan kung depende sa sitwasyon yan. Kung yung ipinapalit mong pangalan ay walang tatamaan o anuman, hindi basta-basta magpalit ng pangalan. Ano ang rason? Ganun yan. Ito ha. Ito yung ipapakita natin dito. Yung sinasabi ko dito na ito si ito yung kanyang birth certificate. Ayan, meron pang ano yan, no? Naka PSA talaga yan, ha? Ayan, ha? Ayan. Yung kanyang tatay dito ay Pacifico Edralin Marcos. Eh, kung ikaw, gagamitin mo yung pangalan na yan, sasabihin mong gawing tatay yan, Edralin Marcos, di ka ba matatakot na gamitin yan? At nagreklamo ba si Pacifico Edralin Marcos para gamitin ang kanyang pangalan? Eh, yun ang tanong dyan. Nagreklamo ba? O, anong dahilan? Bakit yan? Ano ang dahilan? Bakit? Wala naman nagreklamong Pacifico, kundi ang mga baser nga ang nagre-reklamo. Ayun naman, tuloy natin. Ano bang anaan natin na peke? Sabi niya peke. Walang yan pala to eh. Sabi niya peke. Ano ba yung sabi ng peke? Hindi ba peke? Oh, sasabihin niyo legal. Eh kung legal yan, hindi yan peke. Hindi talo nga kayo. Oh.
Mga tanga nga, mga tanga. Napakasimple na pinag-uusapan dito. Eh kung fake yan, eh di sana hindi na agad-agad eh, hindi na nakalusot sa Comelec si Idol kung fake yan. Di ba? Kung kumbaga eh, pinalsipay ang kanyang birth certificate kung nakitang peke, di sana hindi na pinalusot sa Comelec. Ang Comelec ID ay legal, ano yan, legal ID yan. Kinikilalang ID yan. Pag may, kumbaga yung Comelec identification mo. Tapos sasabihin nilang peke. Adya si Nanang Remy, sinasabi dito na Marcos ba siya o hindi? Yun yun. Sa ano pakialam kung Marcos siya o hindi o ano pangalan niya o etong pangalan niya, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, sinabi niyo peke. Eh yun yung pinag- doon tayo nagtatalo sa peke eh. Hmm, tama. Oh, tapos sasabihin mo, pwedeng legal. Puta, legal. Eh, kung peke, illegal yun. Di ba? Tama. Pagka legal, eh original yan, legal yan eh. Oh. Mga peke, illegal. Oh. Kaya sabihin mo ngayon sa akin, legal. Hindi siya peke. Ang pinag-uusapan dito, ha? Peke, sabi niya peke. Walang nga pala kayo eh. Pupusta-pusta kayo sa hindi nyo alam yung, hindi nyo naiintindihan yung pinagpupustahan natin. Ha? Ang sabi nyo, peke, si Francis Le Antonio Marcos, yung pangalan niya, peke. Masiraan lang si Idol, yun ang ano dyan, punto dyan, kaperdi, na hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Basta masiraan lang si Idol. Dahil, maaari nga, na pera-pera lang. Di ba? Na si Jojo nga ay isinasauli na yung binigay ni Laulao na 25,000 yata. O sige, peke pala, di peke yung birth certificate niya. O, sige nga patunayan yung peke yung birth certificate. Oo. Di ba? Ganun lang kasimple yung usapan dito. O, eh kaya nag, sa inyo, purely speculation, hindi pa pwede sa alam niya pagka humarap. Sabi nga ni Atty. Nagsalita na nung panahon ng kampanya na meron siyang karapatan na gamitin ang Marcos. Atty. Na yung nagsasalita. Di ba? Atty. Na yung nagsalita. Mismo si Atty. Johnny. Atty. Carroche Bestido na sinabi. Yun lang ang hindi niya na pinakita yung birth certificate dahil hindi pa nila pwedeng ipakita sa media yon dahil exhibit nila yon na isang ebidensya nila. Yun ang kaya hindi pa nila pwedeng ilabas. Di ba? Ganun lang yon. Pero, eto nga yung sinasabi ko, bakit hindi nagreklamo si Pacifico Edralin Marcos na gamitin siyang tatay ni Francis Leo Marcos? Bakit? Sa anong dahilan na hindi siya nagreklamo at kayong mga baser ang nagre-reklamo na hindi siya Marcos? Iyon ang tanong. Bakit ba ako nagtuturo? O sige, matuto na lang kayo. Pag tumarap ka sa korte, hindi ka pwedeng mag-speculate. Naintindihan nyo, hindi? Hindi ka pwedeng ng korte hindi ang purely speculation. Eh sila, puro speculation eh. Sasabihin kasi ng depensa or sabihin ng prosecutor, Your Honor, purely speculation. Wala na, dismiss na agad. Or overrule. Ganun lang yun eh. Pag sinabing sustain, no? Sustain. Pag sinabi overrule, objection, Your Honor, that is purely speculation. Objection, Your Honor, misleading, the question is misleading. Oh. Mga ganon, objection, Your Honor. Oh, ganon lang yun eh. Hmm. Di ba? Pahingan natin yung ano nila. As long na meron akong valid reason. Ah. Oh. Tanong valid din yung pagpapalit. Eh yung sinabi niya, hindi ka pwedeng magpalit ng pangalan, tanga. Alam ba? Talagang wala akong alam sa batas eh. Basta na lang magpapalit, basta. Pangalan, tanga.
Meron ka lang rules. Sa pagpapalit ng pangalan, may rules. Mga tanga, pwede magpalit ng apelyido basta-basta sa ibang apelyido. Depende. Ano sinasabi ng batas? Ang magbabaano sa'yo, judge. Ano yon? Paanong pagpapalit? I-hearing pa yan. Kapag ang apelyido mo ay halimbawa, Christina Bagong Gahasa. Yan! Pwede ka talagang magpad ng pangalan kasi pangit. Yung apelyido mo ay maaring makaano sa iyo. Ganun yon. So, pag nagpalit ka ng apelyido, papalitan ba yung birth certificate mo? Hindi, mga tanga. Hindi pinapalitan ng birth certificate, mga tanga. Mag-a-attach lang doon ng court order, mga tanga, uli. Kaya ang birth certificate mo ay may naka-attach na paper, mga tanga, mga tanga. Yung nga lang pagpapalit lang ng letra, isang letra lang, yung sa spelling, talagang pahirapan na ang gagawin mo ng mga apidabit-apidabit na yan. Buong apelyedo pa kaya? Di ang dami na nagpalit ng pangalan kung pwede lang basta-basta magpalit ng pangalan. Ah, uli. Kaya kung nagpalit ng pangalan yan, ayun pa rin yung pangalan niya, tanga. Mag-a-attach lang doon ng paper ang judge. Kahit sa correction, isang letter. Akala mo ba papalitan yung birth certificate mo? Hindi. Ang birth certificate mo, permanent yan. Oo. The order of the court, attachment ng paper yan. Oo. Kaya nagkamali ng pangalan. Nagkamali ng spelling. Hindi na pwedeng burahin nyo kasi nasa record na yon, mga tanga. Ang ginagawa dyan, nag-a-attach ng paper for correction. Yun, tama. Ipuprubo doon na may court order na pinapalitan mo yung letra o pangalan dahil nagkamali. Naintindihan nyo, mga tanga, hindi pa rin. Itong lakayan to, kala mo, alam na ito batas eh. Pinag-aralan mo ba batas o hindi? Marunong lang magsalita. Ayan, nagkipag-debate daw. Ngayon. Ganun ho yun. Pagka mali ho, hindi ho yung inyong pagkakamali, nandoon na po yun, permanent na po yun, kasi nakarehistro na. Correction na lang po. Di ba correction na lang nilalagay? May nakatas na paper. Tama, correction. So, sa nakatas na paper. Maling spelling. Sa nakatas na paper, yung bago mong pangalan. Court order. Oo. O meron doon nakasulat doon sa gilid. Hmm. Yung correction. Hindi nabubura. Yung original mong name, hindi nabubura. Oo, hindi na papalitan. Record na yun eh. Lalagay na lang doon sa gilid, inonote na lang. Alteration ang tawag doon. Falsification of public document yun. Alteration yun tawag doon. Pagka yung nirehistro mo ang iyong ang pangalan mo at inalter mo, alteration yun. Bawal yun. Mag-a-attach ka lang ng paper, may court order doon, permado ng judge, presiding judge, tapos address to the national sa local civil registrar na ang pangalan niya ay ganito na. May correction. Yun ang totoo niyang pangalan. Yun ang nangyayari. Yun ang realidad. Ito mga sinasabi nila, Kalji, ito ay kulang sila ng information. Wala silang, hindi nila alam. Hindi sila nagsaliksik, hindi sila nag-research, hindi nila alam kung ano yung mga ganun. Mga alam nila lang. Insulto lang, insultoin lang si Baarde, ganun. Spekulasyon at mga chismis lang. Pero yung mga sinasabi nila, hindi lulusot yan siyempre. Sir, kaya nga hindi sila maalala ang hotel. Kasi nga, bula ang saksi. Yan, dahil yan ang inupahan, nilawlaw yan, masabi sa akin at kay Bishop Jam. Ha, ganun ba? Ang alam ko dyan, talagang may modus yan na talagang perahan si Idol. Kaya nung medyo nasusukol na si Juan, si Vic Lorenzo, yung alam na yung lakaran, tapos, di ba, umalis na rin si Inday sa kanila, naglaylo ng mga UTW. Naglaylo, nagkawatak-watak na nga. Pati si Mejorada, tumahimik na rin. Dahil alam nila na wala na silang mapapala.
dahil ayaw na nga magbigay ni Idol. Nakakuha na sila ng 5 million. Gusto pang kumuha ulit ng 5 million. So, ang ibig palang sabihin natin dito, maliwanag, no? Yung sinasabi ni... Madla at masama, tanda at mga bata. Bantatin mo, binunot mo, tinik sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat, bumilib. At hindi mo, wala kang forma, pero meron kruwe. Mahal mo, madla at masama, tanda at mga bata. Bantatin mo, binunot mo, tinik sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat, bumilib. Walang arte, di mo kinatakutan sa kuna. Gumataw habang mga pabida nasa lumya, umiwas mga nagtago, alibay ay virus. Si gobyerno, sadyang mainang pagbili o hingi ng malicious prosecution. Kasuhan nyo yung mga nagkaso sa kay Francis. Para yung ginastos ni Francis de Antonio Marcos at saka yung mga potential income at lahat na yung mga damages. Oh, malaking damage yan. Ay kasagot nyo dyan sa witness na yan. Mm-hmm. O sino man yan. Nako, laking damage para yan. Para mabulok din siya sa kulungan niya. Ganun ang gagawin nyo dyan. Wag na wag hong yung paliligtasin yan sa batas. Kasi marami pa hong awara kinabuhay yan. Marami po magiging biktima yan. Kung ganyan pala na inuupahan niya ni Walwal. So malaman nung natin ang katotohanan dyan, no, pagkatapos ng kaso. Kung talagang umaaten pa ba sila ng hearing, Nanay Remy? May umaaten pa ba ng hearing o nagsisipagtago na? Wala pa, hindi pa nagpapakita sa hearing yung mga witness. Alam ko kung may kikig-kikig pa raw eh. Don't stoop down in their level, Cupboard, sabi ni Army Santiago. Iyon, no? Huwag kang bumaba sa level nila. Nagutak na naman yung lakas mga kulaong kayo, mga kulaong, mga basher kayo. Nagarap, ha? Nangatak na naman yung lakas mga kulaong kayo, mga kulaong, mga basher. Nagarap si Press Rod Lionheart. Wisit ka ang gula lakalye. Ikaw ang pekeke. Gusto lang ninyong pagsapan mga tanga. Megalab siya na ng Remy Antonio, sabi ni Doris Balingit. Of course, si Barley, labot sila kin na ng Remy at Pastor Jam. Sila ang may personal knowledge kay Boss FLMS. Remarks lang, di ba Kuya Perdi? Hindi papalitan. Hindi pinapalitan. Mm. At ratio niyo po siya bawal ho yun. Meron lang note sa kabila. Magbibigay sa gilid. Ng paper for correction. Hindi, sa gilid lang. Ando doon pa rin. Hindi, at ratio niyo. Hindi yung tatanggalin. Yun yun. Mag-alter siya. Alteration ang tawag sa ganun. Barclay. Megalab siya tanong Remy Antonio. Dahil pwede ang malakas. Forever lipad. Agil lipad. Kailangan na registered mo siya. Di ba? Pero kung halimbawa talaga, recognized by the father, no, Marcos, ay kumirma yung Marcos, eh wala kang magagawa doon. Ayun na nga, kaperde. Eh kung ano, ito ang unang magre-reklamo, bakit gagamitin ang kanyang pangalan as a father? O, di ba? Ang liwaliwanag eh, Pacifico Edralin Marcos, hindi pipityuging tao yan, gagamitin mo ang kanyang pangalan at tatay. Naku po. Di sana yan na ang unang-unang nagreklamo. Diba? Ganun lang kasimple ang pagpapaliwanag dyan. At sinabi na ni Attorney Johnny at dito eh, mga pumirma nga yung mga ayan o. Pumirma yung mga ayan o, oh, date, September 29. Oh. 6:30. Di ba? At September din yan, oh. Maliwanag na hindi nagre-reklamo yung tatay. Eh yun nga, kung ikaw ang gagamiting tatay na wala kang kinalaman, hindi ka ba magre-reklamo?
Ganun lang yung kasimple. Malalaman naman yun sa date ng registration. Kung kailan ni-registro. Kasi ang birth certificate ni Franz Leotonio Marcos ay 1979. Registered siya 1979. Tama ba, Nanang Remy? Ang birth certificate po ba ni... Tanong natin kay Nanang Remy. Nanang Remy, mawalang galang na po. Yung 1979 po, no? Sabi sa akin kasi, ay 1979 po ang registered. Registrado ang birth certificate ni Francis Leo Marcos ng 1979. Kaya sila Attorney Johnny at si Pres Dong Batalan ang nagsabi kasi nakita nila firsthand, no? Yung birth certificate ni Francis Leo Antonio Marcos, 1979. Sabi sa akin 1979. At sinabi rin ni Attorney Johnny na hindi yan late registered. 1979 yan pinasok. Ayan, no date. September 29, 1979. Nandiyan yun, yung registration niya, no? Tama. Registration to dahil civil local civil registrar yan, no? Mas niya, tapos yung supreme niya, bakit kaya start niya, ilalagay matang talaga sa Ferdi yan. Tanga lang ang nanonood sa mga ganyan. Anti-FLM yan. Sir Ferdi, ano ba ang nagawang kasalanan sa kanila? At gano'n na lang, o bayan lang sila kaya hiusayan nilang pagiging basher. May halong inggit. Ayun, nakalagay, attendant at may birth. May halong inggit po. Yan, may attendant at yung birth iba naman, pa dyan. Talagang nabayaran, umamin eh. Nabayaran ni Walwal. Umamin naman sila, di ba? Binabalik nga ni Jojo Di Guzman ng 25,000. Na, sabi, tama. May talagang ano, pera. Binayaran ayun, talaga. Tsaka umamin si ano eh, si Ilong na nasilaw lang siya sa pera. So meron palang gumaganang pera dyan. Pagka kumampi ka sa mga kalaban ni Boss Eppel, may pera po talaga na gumagana para kalabanin si Francis Leo Antonio Marcos, Nanang Remy. Saka meron po silang mga pinansyere. Pagkalimbawa, ikaw ay anti-FLM ka, may mga magpapalipad sa'yo, may susuporta sa channel mo, mga ganun. Lalong-lalo na yung kapanahuna ni Mayorada. Kasi si Mayorada ang nakita ko unang-unang bumanat eh. Tapos si Balico, tapos sila... Eh, si Mayorada pala ay may ugnayan kay Victor Lorenzo. Eh, sinabi pa nga yata na parang ano... Parang lumalabas, napakawala. Yun si Mejorada. May sinabi pa na kapatid daw ni Victor si Mejorada. Ngayon naman. Di ba? Talagang, kumbaga, may, kasi alam na alam niya eh. Alam na alam niya yung mangyayari. Ibig sabihin yung operasyon ay sinasabi na kay Mejorada na may sabuatan. Bakit alam yung gagawin ng NBI? Alam ni Mayorada eh. Tingnan mo pati yung mga UTW. Alam nila na madedeny yung mga bail. Mas una pa silang nakakaalam. Eh, ibig sabihin, talagang ano yan, mga demolition team yan. Kasali sila sa demolition na gustong magpabagsak o gustong mang-extort sa ating pandemic hero. Ayun guys, at sige, tuloy muna natin. Abutin na natin ito ng 30 minutes. Inday Kamote na. Tapos, yung sila Takeru, yan yung malalakas nun. Oh, bumaliktad na nga si Inday. Sila mahihina yan, mahihina. Hindi yan na malalakas. Sila, yan, magkakasama yan eh. Si Anino, 'di ba? Yung kanyang kasama, 'di ba? Oh. O sila dati yan lahat, UTW sila lahat. Oh, si Kaaruba, kasama nila Anino 'yan. Magkakasama 'yung mga 'yan. Eh watak-watak na ngayon dahil wala na silang amo. Kalaban ni Boss Eppelim, hindi pa kakampi kay Boss Eppelim. Kaya na ng Remy Antonio, mga inutos demonyo sila. Army Santiago, mega love shoutout Rod Lionheart. Sir, sa lahat ng Roman Antonio Marcos, sino nag-air vlog?
Mag-antay-antay lang kayo na lahat ng bumalahura kay boss. At ikaw, Balembig, kaibiga kita. Pero sabi mo, binayaran si Francis Antonio Marcos, magkakaharap pa rin tayo. Ha? Talagang patunayan mo, ha? Na binayaran si Francis de Antonio Marcos, ha? Na maging Francis de Antonio Marcos. Sino nagbayad at magkano? Ha? Kailangan maiharap ko sa korte. Kasi meron ka marami kasi nasabi na binayaran. Naniniwala ka. Sabi mo, naniniwala ka. Binayaran Nako. Lang yung Francis de Antonio Marcos namin. Nako po. So, kailangan mo patunayan yan. Libel din yan. Maglabas kayo ng ebidensya sa korte. Libel, pwedeng kasuhan ng libel. Para yung sinasabi nyo, malaman ng buong Pilipinas, mabalaman ng buong mundo, na binayaran lang pala si Francis de Antonio Marcos para gumanap ng isang papel. Oh, yun ang sinasabi nyo eh. Wala yan si Fleman Lacalle. Dati sinabi niya na magbibisi siya pag natanggap sa Comelec si Idol. Pagtakbo bilang senador. Yung pala naman yung Sir Marinay eh. Ayan liwanag sinabi ni Sir Marinay eh. Ba't di ka nagbikte? Oo. Oh. Lacalle. Eh, meron pang ang tatay sa EDSA eh. Alakas mo ganda eh, no? Oh. Hapon na hindi daw pwede mag, ano, hindi daw pwede mag-cancel yung korte ng birth certificate, sabi niya. Hindi naman talaga kinakancel ng korte ang birth certificate ah. Tarantado ka pala eh. Ba't di ka cancel? Hindi yung mawawala yung birth certificate, ina-attach lang. Pagka pinalitan. Kung ano yung original mo. Ha? Hindi kinakancel yun. Niwala nga ang erasure dyan sa birth certificate mo. Kinakasuhan oh, bago ipapa, hindi mo ikinakancel. Ha? Kino-correct mo lang. Oo, tama. Eh, wala nga makitang correction dyan sa birth certificate ni Idol. Sabaga, hindi pa naman officially pinilabas ni Atty. Pero yung pinapakita natin, yan na yon. Oh, pero yung, ayan o. Oh. Oh. Kung ano yung naka-input dito, yun din yung naka-input doon. Secretary calls the meeting to order and delivers. Oh, kinakasuhan doon yung gumamit. Oh, bago ipapa, hindi mo ikinakancel. Ha? Kino-correct mo lang. Tama. Tanga. Pag sinabi mong cancel, ha? Inaano mo na, kinakansela mo na. Cancel nga eh. Ang birth certificate. Ha? Kino-correct lang dahil hindi siya. Yung jurisprudence na ginamit mong tanga ka, eh tungkol yan sa ama na ayaw niyang kilalanin. Yan yung sinasabi ko. Ginamit yung apelido niya, eh hindi naman niya yata anak yun. Yan yung sinasabi ko. Ito, yan yung liwaliwanag. Oh. Hindi sana nagreklamo na yan si Pacifico Edrelyn Marcos kung ayaw niyang, kung hindi niya wala siyang kinalaman kay Francis Leo Marcos. Di sana nagreklamo na yan. Marcos yan. Edralyn Marcos. Oh. Ikaw nga kung sinasabi lang na gagamitin yung apelyido mo, ipapangalan sa'yo dahil sinasabi ng nanay na ikaw ang ama pero ayaw mong tanggapin, di siyempre magpapail ka ng reklamo. Di ba? Ganun lang kasimple. Eh, bakit kayo, mga baser, ang nagre-reklamo? Si Pacifico Edralyn Marcos nga, hindi nagre-reklamo. Na siya ang kanyang tumayong tatay dyan sa birth certificate. At sinabi na nga ni Attorney Johnny na may karapatan siya. O, maliwanag na maliwanag doon, may karapatan si Francis Leo Marcos na gamitin ng Marcos. Maliwanag si Attorney Johnny na nagsabi. So bakit ginamit yung pangalan niya ng ano niya, dating kalibin siguro? Oh, kaya siya na pumunta sa korte. Oh, ano ginagawa doon? Ika-cancel ba yung birth certificate? Hindi. Ha? Pinapakorek lang na hindi wala silang karapatang gamitin yung apelyido. Iko-correction lang yon. Ang tawag doon ay correction. Okay? Correction. Oh. Yun lang yon. Hindi pinapakancel. Walang kapangyarihan ang sino man na cancelin ang isang birth certificate. Ang birth certificate na peke,
kinukumpiska, tanga, kukumpiskahin mo peke eh. O kinukumpiska pag peke. Yung may mga kaso naman, kinasuha ng ama, hindi niya inaano, yun ay ikukorekt. Ikukorekt ng korte. Mag-i-issue siya ng court order na yung apelyido ay apapalitan ng apelyido ng nanay. O ganun yun, tanga. Hindi ikina-cancel. Masyado ka nagmamagaling eh. Tama ang mga ganid bilang saksi ay malapit na malulusaw sila, mananagot sila sa bata. Sabi ni, yes, hindi natin to, babalikan ho natin lahat yan. Yung mga nagkaso kay Boss FLM, babalikan ho natin yan kasi naperwisyo tayo lahat. Oh. Kailangan nating balikan natin lahat yung mga nagkaso kay Boss. Ang laki ng nawala kay Idol FLM sa loob ng mahigit ng 2 taon. 2 taon na. Nung Mayo. Mayo 20 yata yun. Ayun guys. At ang gusto nyong marinig ang kabuuan ng live ni Kuya Perds Baarde, puntahan na lang po sa kanyang channel, Ferdinand Baarde. Ayun, kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carriel TV, lagi lang sumusuporta sa ating Pandemic Zero. Ako'y magbabalik.